Dati po, may tindahan po ko na sarili. Binigay ko na po sa kapatid ko. Dahil po, minsan po, pag susukli, naninigas pong kamay ko. Tapos po, lahat po ng nahihilo po ako minsan doon po sa lahat ng bawat kilos ko po, naninigas po lahat ng katawan ko. Dati po, ano po ako, naglilinis po ako dati sa bahay po. Pero po, nahirapan din po akong kumilos dahil nga po sa kalagayan ko nito. Hirap sa pagkilos ang 37 anyos na si Mark Makaspak. Madalas siyang nakakaranas ng paninigas ng mga kamay at kung minsan, nawawalan pa siya ng malay. Noon, nagkakaroon po ako ng sakit nito, bigla po ako natutumba. Tsaka bigla po akong namatay. Lagi po ako tinatakbo sa ospital po niyo. Noon pong nagkasakit po ako ng convention nito, ang malalay po sa magulang ko po, tsaka mga kapatid ko. Ayon sa kanyang ama na si Mang Antonio, bata pa lamang daw ay madalas nang sinusumpong si Mark ng paninigas ng katawan. Yung anak ko na yan, nagkasakit yung anak ko na yan, nalaman ko yan, nalaman namin nung pinadoktor namin siya nung 7 years old siya, sabi ng doktor na inborn ang sakit ng anak mo. Explanation ng doktor, dahil nung kasing kasalo ko yan nasa loob ng tiyan yan, nakainom si Mrs. ng kontra sa pagbubuntis. Kaya siguro yan sinabi ng doktor na inborn yung sakit na yan ng anak ko. Ang seizure ay kalaraniwang alam ng mga tao yung nagkukumbulsyon, no? Pero sa totoo lang, ang seizure ay isang linya ng sakit kung saan ang utak ng isang tao ay iba ang takbo ng kuryente. So maaaring yung kilala ng mga tao yung sa seizure, yung mga tumitirik yung mata, yung kumikisay, no? Pero hindi lahat ng seizure ay ganun ang presentasyon. Yung ibang klase ng seizure ay maaaring bahagi lamang ng katawan ang nanginginig o kumikisay. Yung iba naman ay natutulala lamang. At lahat ng klase ng seizure na yon ay mayroong pinagumulahan sa utak. So maaaring ipinanganak yung isang pasyente na mayroong depekto sa utak, yun po yung tinatawag na epilepsy. Or maaaring mayroong na sustento ang isang pasyente na katulad ng sakit na stroke or bukol sa utak na maaaring dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng kumbulsyon. Kapag kaya na-atake yung anak ko na yan, ang sakit niyang kumbulsyon, nag-ano lang ako ng yung tuwalya sa yelo. Yun ang ipinapahit sa buong katawan niya para mawala yung pagkukumbulsyon niya. Tapos itatakbo ko na siya sa ospital. Hindi lingid sa kaalaman ng mga kaibigan ni Mark ang kanyang kalagayan. Kaya laking pasasalamat niya nang ipakilala sa kanya ang bisa ng KINGS Herbal. Nagsimula po akong uminom ng KINGS Herbal is 2004. Noon pong na pakilala sa akin ng KINGS Herbal ng kaibigan ko nito, nagpabili na po ako sa magulang ko nito. Umiinom po ako ng KINGS Herbal nito ay 4 beses sa isang araw po. Pagkatapos ko pong uminom ng KINGS Herbal nito, bigla po akong lumakas at ginawa po para po mawala itong sakit nito. Noon po nakainom ako ng KINGS Herbal nito ay nakakamig. Lahat po nang hindi ko po nagagawa dati ay nagagawa ko na po ngayon. Paglilinis ng bahay, pagbabantay ng tindahan, tsaka pamimili. Nagpapasalamat po ako sa KINGS Herbal dahil po nakatulong po ito sa akin noong 2004 hanggang 2018. Lumakas po at gumawa pong kalagayan ko nito.